Well, ito ang Yamaha Site 2017 model. 3 years ko na siyang gamit. Isa lang ang issue ko rito mula nang nabili ko ito. Ayaw gumana yung voice control. Yamaha Site, engine start. Yamaha Site, engine start. Ito mo, ayaw pa rin. Well, mabalik tayo. Ito, 3 years of sight. Black Raven ang color. Napalitan ko rito yung seat cover. Pangalawa na to, yung seat cover na to. Then natapyasan na rin yung upuan. Pinababaan ng konti kasi medyo mataas yung stock. Then yung gulong niya, napalitan na, tubeless na siya. Aspira Premio 9080. Ito 8080. Nilalagyan ng sealant ko 'yan every 6 months. Para hindi matuyo ng sealant. Change oil ko rito every 1.5 to maximum of 2,000. 800 ml lang. Pinalitan mo yung oil filter, magiging 850 ml na ilalagay mo. Yung AX7 na shell, yung kulay blue. Spark plug naman, 2 times na yan napalitan. Every 6,000 ko pinapalitan yung spark plug. Which is yung stock spark plug lang na CR6 HSA na hot plug. Yun ang the best spark plug kay Yamaha Site. Headlight niya, na palitan ko na rin. Osram all season. Liwanag. Palitan ko na rin ng switch niya. Ito, pang sniper. Hindi siya masyadong fit. Tinapyas ko lang ng konti dito. Ayan, fit na siya. Meron na siyang on and off na headlight. Tapos yung stock nito, ginawa akong pass light. Dito ko nilagay. Yung dati niyang push start, dito ko nilagay. Ginawa akong pass light. Box nito, pangalawa na rin tong box nito. Kasi yung una nito, yung base plate niya, nabasag yung una nito. Kasi plastic lang siya sa katagalan. Ngayon, pinalitan ko na yung metal plate na sec. Kasi yung dati, nalubak ako. Kumalbog. Kaya nabasag yung base plate nito. Yung dati, plastic lang kasi. Ito, may bakal na. Yung sa sec. 32 liters. Well, on the other side naman, pang-anim na motor ko na to. Ito ang pinakatipid yung Yamaha Site. Ang best record nito sa commercial yung sa Petron Challenge, 129 km per liter. Tsaka 133. Pinakamataas ko rito, 97 km per liter. Average of 60 km per liter and pinaka worst ko 44 km per liter. Driving habit naman importante, road conditions, weather, at throttle control. Pati yung driver weight tsaka yung mga karga mo, yun yung mga factors, gas consumptions. Lagi lang right tire pressure, may naka-indicate naman yun sa tire nyo, yung PSI. Kasi pag underinflated yung tire mo, malaking epekto to sa gas consumption. Magaang siya i-drive kasi maliit siya. Yung ground clearance siya mataas, iwas sayad lalo na pag may angkas. Ang top speed ko rito, nasa 95 km per hour. Kaya pa ng 100 hanggang 110. Ang weight ko naman 80 kilos. Pero kayang-kaya pa. May power pa siya. Sa mga piyesa naman, wala akong magiging problema kasi marami siyang sub-compatible parts like Yamaha Vega, Classic Sniper. Punta naman tayo sa mga small issues within 3 years. Ang gas tank ko na-stock up dito.
Alam mo bakit? Kasi sa sobrang tipid niya, hindi mo na mabubuksan to. Siguro mga once a month lang ako nagpapagas. Or more than a month, 2 months, 1 month lang ako nagpapagas. Sobrang tipid. Yung issue ko naman itong fork, nagkaroon ng leak. May tumutulong oil dyan. Yung pala, pinapalitan ko lang ng o-ring. And pinapalitan ulit ng fork oil sa loob. Okay, kasi pag may tagas yan, walang play yung shock nyo, yung telescopic fork nyo. Kasi nga may singaw. Yan, yung pinalitan na ng o-ring, maganda na ulit yung play. Pag nagbe-brake ka, biglang may tumutunog na parang tumatamang bakal. Ito pala yun. Yan. Maluwag yan. Pag brake mo, tumatama yan. Pumapalo yun dito. Yun, nilagyan ko lang ng tie, tsaka alambre. Hindi na siya nag-wiggle. Hindi na siya nagalaw. Yun, nawala na yung tunog. Pag ito naman, yung brake, pag may angkas, parang pigil siya. Napreno siya. Pag may angkas, napreno to. Parang dumidiyan. Yung pala, pag sobrang higpit mo ng adjust dito ng brake, masyadong dikit na dito. Yun, luwagan mo lang ng konti. Tansyahin mo lang kung gano'ng kabigat yung angkas mo. Yun, mawawala na yung parang pigil na nagpipreno pag may angkas. Yun, once na rin to nagkaroon ng engine warning light. Yun, naiwan ng anak ko yung susi na naka-on. Yun, na-discharge yung battery. Yun, ayaw na mag-push start. Yun pala, kaya nag-engine warning light. Lobat yung battery. Ayun, ang ginawa ko lang, hindi ako gumamit ng push start. Puro kick start lang. Hanggang ma-charge na ma-charge yung battery. Yun, nawala yung engine warning light. Then, yung una nito, medyo hard starting. Yung cold start sa umaga. Ang ginawa ko lang, linisan mo lang lagi yung spark plug mo. Siguro mga once a month. Then, yung spark plug gap. Lagi yung i-check. Nasa manual yon yung spark plug gap. Then, pag ganun pa rin, taasan nyo lang konti ng minor. Kasi minsan, masyadong mababa yung minor. Namamatay ka, lalo na pag stoplight. Or nag-a-idle ka, bilang namamatay. First year nito, medyo matigas to, yung shock. Matagtag siya. Then, yung mga katagalan na maganda na yung play. Yun, make sense naman kasi nang gagamit na. Kaya medyo lumambot na yung play. Okay na sa driving. Yun lang naman mga napalitan ko, mga issues, mga good points within 3 years or more than 3 years. Wala akong naging problema, walang sakit ng ulo, walang aberya. Mag-investing kayo ng proper gear, syempre. Helmets, standard helmet, driving skills mo, at yung traffic rules. Maraming salamat po sa panonood. This is RGDR and see you on the next one. Never easy growing up. About time I read a book to distract myself from this reality. Oh, it's been a couple years, I feel the same. Guess I'll never really learn this fucking game, but I'm here to play it now.